kalakasan mo ay sana'y magtagumpay. Handog sa iyo ng pag-ibig kong tunay. Malayo man tayo, magkayakap pa rin. Sa aking panala, kayo'y aking kapili. Sa aking padala, kayo'y aking kapili. Alvin! Alvin, kunin mo nga diary sa labas. Apa. Saan na po yung diary? Ang kape mo. Salamat. Ikaw, sige, upo na. Kakain na tayo. Nanalo ba ako sa ending? Andiyan po yung diary, ha. Pakitignan niyo na lang. Alam mo naman yung mga numero na inalagaan ko, di ba? Po. Bakit? Ano bang balita dyan? Oh, Alvin. Wala ka bang pasok? Mahali na. Tay, andito na po si ate. June! June, ano ba? Bagal mo kami. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Ano nangyayari sa inyo? Ba't nakatingin kayo sa akin ng ganyan? I'm so proud of you. Bakit naman po, Tay? Kasi, Ana, nakapasa ka sa teacher's board! Tinawag ako ni Mang Mentong. Nakita niyo raw yung pangalan mo sa dyaryo. Pasado nga ako. Hindi ka lang pasado, anak. Top-notcher ka pa! Manang-mana ka talaga sa tatay mo! Hoy! Sa akin nagmana yung anak mo, no? Eh, ako. Kanina ko nagmana. Ala, kumain ka na lang muna, ha? Halika, kain ka na kayo. Oh, yan. May sausage, may kanin. Teka, baka gusto mo ng tinapay. Sige, anak, kumuha ka. Ayos ka lang ba, Ala? Kailangan mag-celebrate tayo. Basta kasama ako dyan, ha? Siyempre naman. Ikaw pa. Tatawagan ko ang tita mo sa US. Sigurado, matutuwa yun. Hinihintay ng balitan to. Ayos yun, Tay. Ako, kapag nasa USA si ate, sigurado yun, sagahan tayo sa padala. Ako, ang sarap siguro ng mga imported na chocolates, no? Alvin! Huwag ka muna magbibilang ng sisyo hanggat hindi pa napipisaan ito. Oo nga naman, anak. Alam mo ba, itong ate mo pupunta to sa Amerika para matulungan niya kami ng dalawa ng tatay mo para mapagtapos ka. Ano ba naman, Ellen? Huwag natin dapat iasa lahat kay Ana. Ang dapat sana ay obligasyon natin. Ana? Anong ibig sabihin nito, ha? At nakalagay pa ang pangalan mo dyan. Take note, nasa number one pa. Swinerte lang ako. Tigilan mo nga ako, Ana. Swerte-swerte ka. Tigilan mo yung mga pahambol effect mo dyan, ha? Ang sabihin mo, bright ka talaga at bawa ko sa'yo. Sobra ka naman. Alam mo, sana, nung naglilihi pa ang nanay ko, read kita-read siya ng Encyclopedia Britannica. Ang masaklap dito, kinarir niya ang pagbabasa ng comics. Titinan mo ko, mukhang drawing ang pes ko. Ikaw talaga? Pumasa ako sa isang teacher's board. Hindi ako nanalo sa sweepstakes, no? Bakit? May nasabi ba akong masama? Nilalang mo lang ang teacher's board, ha? Sorry. Top-notcher ka nga pala. Sorry. Ano ka ba? Joke lang yun. Wala ka bang blowout dyan? Gastos lang yun. Kanina lang eh, nagparinig na si nanay na bayaran doon yung tuition ni Alvin, so wala. Ang KJ mo naman? Sorry ulit, sorry na. Sorry. No, feeling sorry lang talaga ako sa life ko, no? Alam mo ba ako ha, ilang beses kong tinangkang kumuha ng teacher's board na yan. Pero ni minsan, hindi ako sinuwerte. Tapos ikaw, minani mo lang. Ang masaklap, tinamuan sinapit ang buhay ko.
pobreng coordinator lang ng isang NGO center ang bumagay sa akin. Ano ka ba? Importante ang ginagawa mo. Marami kang natutulungan, kaya huwag kang magdadrama dyan, no? Ikaw, alam mo, ibang klase ka rin, no? Tingnan mo, oh. Bata-bata mo pa. Oh, eto ka, oh, oh. Pero kung magsalita ka, oh, eto ka rin, oh. Diig mo pa nagsisermon. Bakit? Meron pa ba akong dapat malaman? Dapat lang ako magdrama. Okay? Kasi siyempre ikaw, nakapasa ka ng teacher's board, eh. Siyempre, ikaw, ang dami ng fabulous opportunities na naghihintay sa'yo. Diba? Iiwan mo na kami dito. Oh, I can't take it, eh. Ano ka ba? Parang hindi mo ako kilala. Parang isang taon na yata ako nandito, tapos ano ka ba? Magtitiis ka pa rin dito sa NGO Center? Hmm. Kahit mababa sweldo? Hmm. Kahit board top-notcher ka? Kahit maraming fabulous opportunities na naghihintay sa'yo? Eh, sira pala ulo mo eh. Tabi ka nga dyan, tabi. Nakakaloka ka. Fantastic din kung pupunta ka sa tita mo dun sa US, di ba? Tsaka yung pangalan mo, Ana, hindi ba bagay dito yan? Pang third world. Dapat dun ka pang Europe. Ana Suvetskaya, Ana Kornikova, yung mga ganyan. At pag pumunta ka sa US, nako, yayaman ka dun, makakaipong ka, magiging donya ka kaagad. Teka, di ba nag-apply ka ng US scholarship? Ako makauwi na nga. Ano umuwi? Teka, kailangan ko muna ma-check ito. Yung bag ko, okay. Nandito na ang, oh, nandito na ang cellphone ni Mama. Nandito na yung pambayad ng utang ni Mama. Okay, rubber band ni Mama nandito na rin. Okay. O, sige na ha. Aalis na ako, Ana. Teacher Ana pala. Sarap pakinggan, ano? Teacher Karina. Wow. No? Sige, ha? Okay, mag-ingat ka. Teka, may naalala ko, may nakalimutan ako. Ano? May naghihintay pala sa'yo. Sandali. Ha? Sino? Wait, wait, wait! Eto na siya ang paborito mo! Ah, Janelle! Teka, Ana, reminder lang, ha? May limitasyon, ha? Ang pagiging, yung service natin sa mga batang lansangan bilang NGO center. May limitasyon yan. Oo, alam ko. Sige, mauna ka na. Umuwi ka na. May choice ba ako? Mauna na ako na yung mama ko, hinahanap na ako, no? Janelle! Kala? Aray! Muntik na akong mahuli yung tatay mo. Kumusta ka? Namiss kita. Ako pa rin si Ben mo. Na hindi nagbabago. Hindi magbabago. Molero. Alam mo, sana dumaan ka na lang sa NGO Center kanina. Baka kasi mahuli tayo nila tatay eh. Pinasan ng bala ko kanina eh. Yan ang kaso. May biglang pinalakad sa akin. Anong pinalakad ng kinasan? Umiyat ka. Hindi. Nasasanay lang akong maging lagalag. I missed you. I missed din kita. Iba din naman natin. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin maging sentimental. Nabasa ko sa dyaryo. Binabati kita. Exam lang yun na binibigyan ng gobyerno. Pero, salamat. Anong plano mo ngayon?
kang itanong mo kung anong plano natin ngayon. Ana, hinihintay ka ng kilusan. Malaki ang maitutulong mo. Kagaya ng nasabi ko sa'yo noon, bukod sa pagtuturo sa mga anak ng kasapi, malaki ang maitutulong mo sa kilusan. Ben, sasama ako sa kilusan. Sasama ako sa'yo. Salamat, Ana. Hayaan mo, ipaparating ko sa kanila ang desisyon mo. Babalikan kita. Sabihin ang kapatid mo. Ano yun, Alvin? Alvin! Sige na, sabihin mo sa ate mo. Huwag ka na mahiya. Ate, di ba sweldo mo kahapon? Hihingi sana ako ng pambili ng uniform eh. Kupas na kasi yung binili nila tatay. Alvin, nabigay ko na kasi yung kalahati kay inay. Yung kalahati naman, may panggagamitan ako. Ipapaayos mo na bang bubong natin? Kailangan palitan na yung mga yero. Hindi na pwede yung mga patapal-tapal na lang. Malapit na kasi ang tag-ulan. Ate, kupas na yung uniform ko. Nakakahiya na. Alvin, pagtsagaan mo na lang yung uniforme mo. Alam mo, dapat matuto tayo magpasalamat sa kung anumang meron tayo. Ang importante, nag-aaral ka. Yun ang isipin mo, ha? Sa susunod na lang yan. Bahala kayo. Alvin! Saan ka pupunta? Wow. Bakit naman ikaw pa ang kailangan gumastos? Kailangan to ng mga bata. Alam ko, pero di ba dapat? Pagpalagay mo na lang na... Hindi ka congresswoman o senador para mag-donate, okay? Dapat ang mga sweldo mo, pinapamper mo para sa sarili mo. Bumibili ka ng bagong sapatos, bagong damit, okay? I-date mo yung boyfriend mo. Pasensya ka na, ha? Masyadong matatas tong bibig ko eh. Walang control. Maiba ako. Question. Kamusta na si Ben? Ayun. Nagtatago pa rin. Ha? Ben? Ben? Andito ba si Ben? Ben? Asan na si Ben? Tigilan mo nga yan. Ang dami mong kalokohan. Sabi mo kasi nagtatago. Eh, ligtas naman ba daw? Nag-iingat naman. Alam mo, hindi ko kayo dalawa maintindihan eh. Kompleto naman kayo sa vitamins and minerals. Maganda naman ang childhood life nyo. Ewan ko kung ba't ayaw nyo ng normal na buhay. Yun lang alam naming tama, okay? Eh bakit ayaw nyo maging realistic? Prinsipyo ang pinaglalaban namin. Alam mo, bata ka nga pala, Ana. Hindi mo pala mo totoong laro ng buhay. Okay? Kaya mag-retouch muna ako at nawiwindang ang clear skin ko sa'yo. Windang na windang ako. Bigay ba yan sa'yo ng mama mo? Oo. Obvious ba? Diba? Alam mo kami dalawa ng mama ko, sobrang fair ang complexion. Pale na pale. Ganda, diba? Teka. May balita ka ba kay Janelle? Ilang araw na bang hindi pupunta yun dito?
pangatlong araw na to eh. Eh, anong sabi ng mga ibang bata? Wala rin silang alam eh. Eh, kapakita rin yun. Huwag mo na masyadong isipin. Puntahan ko kaya sa bahay nila. Hoy, over na yan ha. Ano yun, iisa-isa mo bisitahin ng mga batang lasangan kapag hindi sila nagpakita dito? Oo naman. Ano ka ba? Sampalin kaya kita para magising ka? Ana, tinatawid lang natin sila pansamantala. Okay? Nasa magulang nila o kamag-anak o sa kanilang mga sarili ang pananagutan para lalo silang mapabuti. Dapat ang pangalan mo, Saint Ana. Masyado kang Santa Santita. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Naku, mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo bang kumain? Paghahanda ka ta. Okay na po, Nate. Merienda? Okay na po, okay. Siya nga pala, oh. Dumating ito kanina eh. Ano po ito? Isayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa sa balita? Ay, ako anak. Sa wakas, matutupad na rin ang mga pangarap namin para sa'yo. Alam mo nga pala, tinawagan ko na yung tita mo sa Amerika. Sabi niya, welcome ka daw doon. Sabi nga niya, ayusin na daw namin yung mga papeles eh. Ano, Nay? Ano ka ba naman? Anak, scholarship yan sa Amerika. Mas malaki at maganda yung mga oportunidad na nag-iintay sa'yo doon. Sabihin na. Pag-iisipan ko, Honay. Ano pa ba naman ang dapat mong pag-isipan? Gusto nilang ituloy ko yung scholarship ko sa US. Tutulungan daw ako ng tita ko doon. Anong sinabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Pero sinabi ko na sa kilusan na sasapi ka. Tsa-tsample lang tayo. Ben, buo naman ang loob ko na sumama sa kilusan eh. Pero mga magulang ko kausap ko dito. Sa kilusan, bayan muna bago ang sarili. Ben, alam ko yun. Pero ikaw kasi nag-iisa kang anak. Yung mga magulang mo nasa ibang bansa. Sana maintindihan mo kung bakit biglang nagdalawang isip ako. Ang pagsali mo sa kilusan ang pinag-uusapan natin dito. O baka naman hindi talaga nakalaan ang puso mo at isip para sa kilusan. Kinawa ko ang sabihin yan. Dahil kailangan may magsabi sa'yo. Ben, nung magkakilala tayo, humanga ako sa paninindigan mo. Alam ko ang hangad mong pagbabago. Noon, estudyante lang ako. Pero ngayon, biglang sumampal sa akin na may responsibilidad na ako sa pamilya ko. Ben, ikaw ba yan? Kanina, kamusta ka na? Ganito. Kamusta ka na? Anong balita? Naalaman ko yung nangyari kay Romy. May balita na ba doon sa pandudukot sa kanya? Eh, paano ang pamilya niya? Magdarasal na sana, ligtas siya. Eh, paano yung asawa at anak niya? Tinutulungan ba siya ng kilusan? Ben, mag-iingat ka, ha? Okay. May nakalimutan ako, ha? Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Mag-iingat ka, Ben, ha? Ah, Karina.
Kung pwede lang sana. Ikaw mag-alala, Ben. Walang makakalam na nagpunta ka dito. Mag-iingat ka, ha? Eto ka na. Galing akong headquarters. Bad news. Napakarami pa ng pinagbili ni Mama. Ano? Yung ano natin, yung sweldo natin, delayed. Tapos yung request natin for reimbursement, disapproved. Ha? Eh, anong paliwanag nila? Yung sweldo natin, lumang kwento na, okay? Alam mo naman ang kalakaran sa headquarters, di ba? Tapos yung request natin for reimbursement, walang budget. Kabog, di ba? Pupunta ako bukas sa headquarters. Teka, bakit nandito ako sa table na to? Maliti na mo? Nawawala ako sa sarili ko. Ano ka ba? Ano nga ulit yung tanong mo? Ano yung sinabi mo? Haler! Ana! Alam nga namang mag-monolog pa ang alindog ko doon. Siyempre tumahimik na lang ako at baka may matsugi pa ako, no? Pupunta ako sa headquarters bukas. Malaking why? Why? Sasabihin kong ano? Alam mo, huwag ka na umiksena doon. Pasalamat tayo at bukas itong center. Pero hindi nila tayo dapat ginaganto eh. Tinutulungan natin yung mga bata. Paano yung mga programa natin? Pag sinabi mo yan, nahuhulaan ko na kung ano sasabihin nila sa'yo. Anong sabihin nila? Papayuan kang umalis na lang kasi marami diyang kapalit na naghihintay, madaling kausap, walang reklamo. Oo nga pala. Sinundo ko si Janelle. Ha? Yung alaga mo? Oo, asan? Parang hindi ko naman nakita. Janelle? Alam mo, sandali lang ha. Paliwanag mo nga sa akin kasi hindi kita maintindihan eh. Hindi kasi ako nakapagmerienda kasi di ba delayed ang sweldo? Karina, inubugbog kasi siya ng tatay niya eh. Sa palagay mo, maliligtas mo siya? Gusto ko lang mapabuti ang kalagayan ni Janelle. Kapag gusto mo ba ng gulo? Alam mo, kasi wala nang ina to si Janelle eh. Tapos irresponsable pa yung ama niya. Kailangan niya ng tulong natin. Ana, ano ka ba? Bata to si Janelle. Hindi siya tuta. Na porket nakita mo sa kalye, eh, pwede mo nang iuwi at damputin. Okay? Naiintindihan mo ba ako? Karina, Janelle, saan ka pupunta? Oh. Kakaiba rin talaga mga bata ngayon, ano? May sarili silang isip. Pinag-uusapan lang namin, tapos bigla na siyang aalis. Siya na nga itong tinutulungan, tapos siya pati mag-anong mag-alis, mag-walkout-walkout ng ganyan. Ewan ko nga sa mga batang ngayon. Kagrabe. Ay, naku buhay. Kukuha lang kita ng kape. Diyan ka lang ha, sandali lang. Oh, inumin mo. Huwag kang mag-alala. Mababawi din natin kaagad yun. Humingi pa nga ako ng dagdag eh. Kasi... Alam mo, anak, yung titulo ng ano, bahay at lupa natin,
Ginamit muna sana namin ang tatay mong ano pangprenda. Pero huwag kang magalala. Kasi si Paring Ramon, tumatanaw yun ang utang na loob sa tatay mo. Kaya yun talagang sinagad na niya yung pinapahiram niya. Pero sa tingin ko naman, kakasya na yun para maging baon mo sa Amerika. Sinabi kasi namin ng ano ng tatay mo kay Mang Ramon na mababayaran mo ka agad yun pag nasa Amerika ka na. Di ba may scholarship ka? At bukod doon, napagkasundoon kasi namin ng tatay mo, doon ka muna sa tita mo titira. May scholarship ka naman eh. Sigurado, mabilis kang makakahanap ng trabaho doon. Kasi anak, sa isang taon, magre-retiro na yung tatay mo. Tapos magka-college pa si Alvin. Anak, wala na talaga kaming aasahan eh. Ikaw na lang talaga. Kaya sana, hilingin ko lang sa'yo, anak, kung pwede. Huwag ka na magpapa-impluwensya kay Ben. Anak, siguro, iniisip mo, puro mga ambisyon na lang namin ang iniisip namin. Hindi naman ganun yun eh. Siguro akala mo, baliwala sa amin yung pagustuhan mo makatulong sa iba. Sana maintindihan mo kami. Sana maisip mo rin. Gusto lang naman namin yung mapabuti ka eh. At sana maintindihan mo kami. Nakakalokang buhay ito. Naka nang ang pera, ganito pa nangyayari. Delayed na sweldo. Mga request for reimbursement, disapprove. Bakit naman ganun? Gusto ko lang na mamapaganda ang buhay ng mama ko. Nakakaloka. Karina, ano nangyari dito? Obvious, bati na mo nga. Dumating dito yung tatay ni Janelle, nagwala. Bakit? Hindi ko may kasalanan nito eh. Huwag na daw natin pakailaman yung bata. Ano pang sinabi? Hindi, wala. Ano ka ba naman? Nagliliparan ng mga gamit. Alam nga namang makipagbalitaktakan pa ako. Alam mo bang ex-military yung tatay ni Janelle, ha? Walang sinasanto. Buti nga nanahimik ako eh. Kung di, baka mamaya nasa ospital ako, tinitingnan ko kung anong papaayos retoki sa mukha ko o kaya nasa barangay hall ko, pinaglalamayan. Ang pangit ang consequence, di ba? Napaka-unglamorous. Paano si Janelle? Janelle ka ng Janelle dyan. Puro ka na lang si Janelle. Manihimik na lang tayo dito, ano? Pabayaan mo na si Janelle. Yan na nga ang problema eh. Lagi nating gustong manahimik na lang. Karina, I'm sorry. Sorry for what? Sa mga sinabi ko. Yun ba? Wala yun. Nag-gets ko naman yung point mo eh. Naawa lang ako sa bata eh.
Alam mo, ito lang sasabihin ko sa'yo, ha? Alam mo ba kung bakit gusto ko maging teacher? Kasi gusto ko nire-respeto ako. Ang corny ko, di ba? Pero, palpak ang mga plano ko, eh. Mapurol ko siya ang brain ko. Kahit tinan mo, eto ako. Hindi nakapasa sa board. Hindi nire-respeto. Pero gusto kong tulungan si Janelle. Kung alam mo lang. Kaya lang ano magagawa ko. Sweldo ko nga dito eh. Kulong pa para sa akin. Kita mo? Hindi ko nga ma-organize yung thoughts ko eh. Pero ang sinasabi ko sa'yo, yung chance. Ang dami-dami mong chance. Lahat ng magagandang opportunities na kalatag para sa'yo. Sana grab mo yon. Tapos pag ayos ka na, eh di gawin mo na lahat ng gusto mo. Ako lahat ito ginagawa ko to para sa mama ko. Hanggang ngayon, mama ko nagbabayad sa lahat. Hindi ako makapagbigay ng pera sa mama ko. Yun lang naman sana. Pero maiba ako. Nag-usap na ba kayo ni Ben? Janelle? O, teka muna. Masyado talagang ma-impluensya yung Janelle na yan. Sana makayanan ko rin mag-walk out. Ano yun? Ako na naman ba maglilinis nito? Pagod na ako, ah. Wala na nga akong pera. Pupunta na lang ako sa probinsya sa mama ko. Doon na lang ako sa mama ko. Hindi ako manghuhula. Hey, matutuloy ka ba sa Amerika? Alam mo ate, gusto ko kasi maging doktor eh. Kaya lang, sabi nila tatay, di raw nila kaya. Magre-retiro na kasi si tatay sa susunod na taon eh. Tapos, tutubusin pa sa pagkakasan lahat ng bahay at lupa natin. Sabi ko nga, mag-working student na lang ako eh. Marami namang working student dyan na nakapagtapos eh. Pero ate, kung matutuloy ka sa Amerika, sana matulungan mo ako sa pag-aaral ng medicine, ah. Ate, sorry nga pala kung napag-iinitan ko yung mga batang inaalaga mo sa NGO center, ah. Minsan kasi tinutupak ako eh. Minsan naman, hindi ko nang pag-iisipan yung mga sinasabi ko. Sorry, ah. Ate, sige, iwan mo na kita, ah. Ate, gusto mo ba ang kape o juice? Okay na, Alvin. Okay. Oh, saan ka galing? Sabay ba tayo uuwi? Ana, gusto kita makausap. Tungkol saan? Hanggang sa katapusan ka na lang eh. Ha? Bakit? Galing akong headquarters. May cost cutting daw. Isa na lang akong pwedeng tumao dito. Ako sana yung... Naiintindihan ko. Hindi ka ba galit? Galit ako pero hindi sa'yo. Pero, pwede pa naman ako dumalo dito, di ba? Siyempre. Kopa. Ika nga dito. Ay! Uy, akong umiyak. Bakit?
Kasi masisira yung eyeliner ko eh, bagong bili to ni Mama. Teka, nabalita mo na ba yung nangyari sa tatay ni Janelle? Eh, hindi. Ano nangyari? Di ba nasabi ko sa'yo na ex-military yun? Naku, grabe pala. Kaya pala ganun siya kabrutal kay Janelle. Eh dahil siya pala yung taga-liquidate ng mga napaghihinalang rebelde. Ay naku, patapo na pala ang buhay niyan. Kaya alam mo nangyari? Binaril. Binaril minum sa tapat ng bahay niya. Kaya nangyari? Tigok. Hindi ko nga malaman kung maawa ko. Hindi. Pero ito na. Eto ka, eto ka. Good news. Ligtas na si Janelle. Oh. Saan ka pupunta? Kay Janelle. Yan ang napapala mo, Janelle kay Janelle. Tinan mo, nahawa ka na kay Janelle. Nag-walk out ka na lang parate. Wala na nga tayong pera dito, oh. Tinan mo, delayed ang sweldo, lahat. Hindi ko maintindihan. Ito kaya, magkano to? Ito mga figurine na to. Eto, kano kaya to? Wala na tayong lahat pera eh. Masaya naman ang childhood natin, di ba? Maaga na maganda naman ang birthday, may mga balloons, may mga ice cream. Saan nyo nakita yung bangkay ni Romy? Sa isang bakanteng lote. Ubot-ubad. Nakatali ang kamay at paa. May mga saksak sa dibdib. Pero naipagigante na siya ng kilusan. Anong ibig mong sabihin? Mata raw para sa mata. Ngipin para sa ngipin. Ben, wala yan sa prinsipyo ng kilusan. Gusto natin ang pagbabago, pero hindi sa pamamagitan ng dahas. Pero buhay ni Romy ang initil! Huwag mong sabihin. Ginawa ko lang ang dapat, Ana. Naiisip ko ang asawa at mga anak ni Romy. Naiisip ko ang kinabukasan nila. Kaya nung makita ko siya sa harap ng bahay nila, pinambok ko siya kapagad. Ano sumama ka sa akin ngayong gabi na? Sinong tao dyan? Nay. Oh, bakit siya kayo nag-uusap? Nagtatago ba kayo? Bakit mga magdanakaw ba kayo? Friend, mag-iingat ka, ha? Oo. Kayo na bahala kay Janelle, ha? Naman, ako na rin bahala sa adoption papers niya. Huwag ka mag-alala, ate. Ako magiging kuya ni Janelle. Janelle, mag-aaral kang mabuti, ha? Papa. Ano, alin na kayo? Nay, lagi ko mo kayong susulatan. Mag-hi na rin po ako para sa inyo kala tita. Oo, sige, anak. At huwag ko kayong mag-alala. Matitext niyo po ako lagi at matatawagan. Binigyan naman ho ako ni Karina ng Globe OFW Family Sim Pack. Sa inyo po yan, ha? Salamat, anak, ha? O, alika, mauna tayo. Mauna na kami. Sige na po kami. Friends, sandali. Tanong ko lang, paano na si Ben? Alam mo, wala na akong balita sa kanya nung nahuli kami ni Nay nag-uusap, eh. Papatawad mo na ba siya? Karina, wala naman sa akin yung pagpapatawad. Wala rin naman akong karapatang husgahan yung ginawa niya o kaya magalit sa kanya. Alam mo kasi, kailangan lang talaga ni Janelle yung tulong natin, lalo na ngayong ulila na siya. Kinausap ko na rin si nanay at tatay. Sinabi ko sa kanila, tutulungan ko si Alvin sa pag-aaral niya para makatapos na siya. Pati na rin yung lupa at bahay namin, tutubusin ko rin sa pagkakasanla. Paano na yung kilasan? Alam mo, Karina, na-realize ko na marami pang paraan para makamit natin ang gusto nating pagbabago. Sana lang maging ligtas si Ben. Talaga? Oo naman. Hindi naman madaling kalimutan si Ben. Alam mo, pagbalik ko, may plano ako.
magbubukas tayo ng sarili nating center. Maghanap ako ng suporta sa mga tamang ahensya. Dapat ikaw pa rin ang partner ko, ha? Dapat lang, yo. Alam mo kasi, naalala ko yung sinabi mo na mas marami akong matutulungan pag maayos yung buhay ko. Sinabi ko ba yun? Oo naman. Talaga? Oh my God! Nakakapagpatalino pala yung eyeliner na naibili ko. Oo, oh, ganun. Iyak ka na eh. Iyak ka eh. Hindi ka na mauwi na tayo sa fly. Kaya ka pa rin sa aking panalangin.